May isang magandang babae ang pumunta sa isang malaki at mamahaling restaurant. Sa kaniyang pagpasok sa loob, kasama niya ang isang matandang naka-wheelchair. Hindi nagagalaw ng matanda ang kaniyang kamay at tanging pagsasalita at pagtingin sa paligid ang kaya lang nitong gawin. Ang restaurant ay puno ng mga disenteng tao noong mga oras na yun. May mga taong naasiwa sa itsura ng matandang nasa wheelchair. Ang iba sa kanila ay nagbitaw ng mga masasakit na salita. Kawawang matanda. Pipiliin ko na lang siguro mamatay kung magiging ganyan din naman ang itsura ko. Nang dumating na ang order nilang pagkain, nagsimula na silang kumain. Kinailangang subuan ng babae ang matanda dahil nanginginig ang kamay nito. Sa hindi inaasahang pangyayari, natapon ang pagkain sa damit ng matanda. May isang babae ang tumawag ng manager ng restaurant at inutos na paalisin ang matanda at ang babae. Paalisin niyo nga ang matanda at babaeng yun. Nakakawalang gana sila makita. Bumulong ang isa pang babae. Gold digger siguro yung babaeng yan. Malamang, pinagtsatsagaan niya lang yan dahil sa pera. Narinig ng babae at matanda ang bulong-bulungan sa kanilang paligid. Nakakahiya ako. Pasensya ka na. Ano hong nakakahiya? Hindi ho nakakahiyang malabanan ng isang nakamamatay na sakit. Dapat lang tayong mag-celebrate. Hindi ba't noong maliit ako, kapag kumakain tayo sa labas, madalas matapon din ang pagkain sa aking damit? Bagamat marami ring nakakakita, pero hindi niyo naman ako kinakahiya. Dad. Nang marinig ng mga tao ang sinabi ng babae, sila ay nagulat at di maiwasang mahiya sa kanilang mga binitawang salita sa dalawa. Pagkatapos nilang kumain, nilinis ng babae ang kaniyang ama at saka umalis. Bago pa lang sila makalabas ng pinto, tinawag ng manager ang babae. Miss, may naiwan po kayo? Sinek ng babae ang kanilang mga dala at wala naman itong naiwan. May naiwan po kayong aral sa lahat ng tao na nasa kwartong ito. Na huwag agad tayong manghusga sa isang taong hindi natin lubos na kilala. Dagdag pa ng manager, salamat din sa pinakita mong magandang halimbawa. Binigyan mo ako ng pag-asa na may mabuti pa ring anak na kagaya mo. Hindi na ako mangangamba sa aking pagtanda. Bagamat malaki ang mundong ating ginagalawan, rinig pa rin natin ang pangungusga ng mga taong nasa paligid lang. Pero may mga matang handang magmasid muna
at handang umunawa. Dahil ito ang tama.